So, good morning. Niyapon si Jupil the Farmer, ang anak ni Matoy. Ang farmer nga gwapo, suhito, may libro. Maantay saba kay manuon pa ko. Okay, so atong i-discuss karon, no? Itong istoryahan mo siya tikdol ni Jupil the Farmer. No? So ato ang istoryahan ang Republic Act 7607, no? So mga balaod, mga ano ba yan sa Tagalog, mga laws, no, for small farmers, no? So RA 7607, empowering small hood farmers and their economic endeavors. No, so ano ba ang mga meron sa RA 7607. No, so gagawin natin, mayroon tayong notes dito. Babasahin natin. No, so again, I'm trying to say it in Tagalog. But for the benefits of the people na hindi marunong or hindi makaintindi ng Bisaya, gagawin ko to para sa inyo. Again, shout out sa lahat ng mga subscribers ko sa YouTube. Maraming salamat sa inyong support and keep on watching. Maraming salamat. No, so we have here introduction. No, so agriculture plays a role in the Philippine economy. No, so of the 30 million hectares of land in the country, 1/3 is devoted to agriculture, while 2/3 of the populace depends on these lands for their livelihood. No, according to Briones, that was 2002. No, yun ang source ng nag-define yan. No, so basically, makikita natin 1/3 sa ating land area sa 30 million hectares ay devoted sa agriculture. At saka yung 2/3 ng mga tao ay nagdidepende doon sa kanilang pamumuhay. No? So, the main source ng kabuhayan nila is farming talaga. No? So, para sa amin, para sa akin, para sa ating lahat na mga small farmers, napakahalaga, no, ang law na ito. No, so no, so farms are primarily characterized as smallhold and are managed and cultivated by small farmers. No, so these smallhold farmers are important drivers of development in the countryside, but are commonly marginalized and mostly vulnerable to the rapidly changing social, political, and environmental conditions. No, so in my previous discussion, no, doon sa mga Facebook Live ko, doon sa mga challenges sa module ko na challenges sa mga farmers, yun nga ang mga malaking issue natin, no? Mahirap talaga, no? Kasi mismo sa existing law lang natin na makita na natin na ano tayo, anong marginalized tayo and most vulnerable tayo. Kasi tayo lang ang ginagamit sa mga advertisements, sa mga propaganda. But then in the real world, yung mga existing na mga laws natin, no, mga batas natin, parang hindi natin na feel, no, parang hindi natin na nakamtan, parang hindi natin na naramdaman. No, so yun nga ang gusto ko,
kaya ako ginawa ito, no? So again is to inspire, motivate and encourage farmers na sana magtulungan tayo, hindi tayo maghilahan, no? Especially sa doon sa group natin, no, sa Talong Farmers Philippines. Ang dami ng membro doon, 101,000 na ata, no? But then makikita pa rin natin na hindi, iba, dapat magtulungan tayo, yun lang, no? No, so hence, in view of their significant contributions in achieving economic and sustainable development, especially in the countryside, the Republic Act 7607, also known as the Magna Carta of Small Farmers, was signed into law on June 4, 1992. No, so this batas was signed into law last June 1992. No, so imaginein mo yung significance ng law considering anong taon na tayo ngayon. We are 2021. No? But then parang insignificant na and unrealistic na sa kalagayan natin. No? So I am here to say, no, to our upcoming or incoming or yung mga congressmen at saka senator natin, sana pagbigyang pansin, no? Pagbigyan niyo ng katuturan, pagbigyan niyo naman ng kahalagahan na sana iamindar yung mga balaod, yung mga laws, yung mga batas natin sa mga smallhold farmers. No, kasi ang tagal-tagal na eh, parang di na yata tugma sa ano ba talaga ang nangyayari namin ng mga small farmers. No, so pagpatuloy tayo, no, so Republic Act 7607 primarily aims in realizing equitable distribution and opportunities through the empowerment of the small farmers. No, so the law recognizes the country's responsibility for the welfare and development of small farmers by giving them support in attaining their socio-economic goals. No, so makita natin ang aims ng isa sa mga aims ng RA 7607 is to the country has to recognize its responsibility, yung responsibilidad ng gobyerno natin for the welfare and development sa ating lahat ng mga small farmers. No, para naman tayo may yung bang mabuhay tayo ng hindi naman sa kasaganahan, but then hindi naman lalo tayong maghirap kasi small farmers lang tayo. I know hindi madali na ang buhay natin ng mga small farmers, no, especially sa panahon natin ngayon. Marami tayong mga challenges. Yung number one, yung panahon natin through climate change, no? Wala tayong teknolohiya. Na siguro meron man pero hindi specific, no? Say yung area na say dito sa amin sa Argao, kung may weather updates, hindi naman specific na for Argao lang. No, broad, yung mga ganong technology, napaka-importante yun sa akin, sa amin na mga small farmers. No, so maliban doon, lahat mahal na, no? Mahal na lahat, mga bilihin, fertilizers, yung mga abono, nagmahalan, yung mga seeds, mahal na mahal na. Wala na yung dating seeds na pag magtanim ka, aani ka lang sa taniman mo, kumuha ka doon ng mga malalaking bunga at gawin mong seeds. Hindi na, dahil sa yung tinatawag natin na genetic modified seeds, no? Na imbis gagawin natin or gagamitin natin yung lumang
yung bunga ng ating tanim, gagawin nating seeds, idinidiscourage na ng karamihan, no, ng gobyerno na sumusuporta doon sa mga tinatawag natin na agrichemical industries na nagumagawa ng mga seeds na pagkatapos mong magtanim, di mo na pwede magamit yung seeds, no? Kailangan mo bumili ng bagong seeds. Yan ang problema natin, no? So aside doon, marami pa talagang issues sa ating mga farmers na hindi na napagtutuunan ng pansin ng ating gobyerno. I am not into against the government, but then siguro kailangan lang natin na, no, ipanawagan sa ating mga congressman, sa ating mga senador, na sana naman bigyan nyo naman ng kahalagahan ang kalagayan namin ng mga small farmers. No? So, again, thank you Daan. Thank you sa sana, no? Kung mayroon kayong mga kakilala na mga tagapagawa ng batas natin, congressman o yung senador, sana makaabot ito sa kanila. No, I know hindi madali. Kailangan ito ng political will ng kahit sinong congressman, no? Alam ko mayroong mga maraming mga politiko, maraming mga congressman at senador na maaawa sa atin. Sana naman, no, bigyan niyo kami ng kahit konting pansin lang, no? So continue tayo sa ating discussion, no? So yon, the law recognized the country's responsibility for the welfare and development of small farmers by giving them the support in attaining their socio-economic goals, no? The law also encourages the participation of small farmers. Ganito yon, no? So, ina-encourage tayo ng mga small farmers na sana mag-participate tayo, no? Yung mga farm workers, farmers cooperatives, and organizations to join in the planning, organization, management, and implementation of agricultural programs and projects. Tanong ko lang sa inyo, sino ba sa inyo na mga small farmers na nakasali or nakaparticipate, no, sa mga planning, sa pag-o-organize, sa pag-manage, at pag-i-implementar ng mga agricultural programs and projects ng ating gobyerno? Meron ba sa inyo? No, so siguro meron. But then sa amin dito, hindi ko na feel, hindi ko yan nakikita na pag may siguro sa mga iilan lang, no? Pero honestly, unfortunately, wala talaga. Siguro meron man, hindi ko lang alam. I'm sorry. No, but then dito sa amin, na feel namin dito, yung bang nag-farming tayo na tayo-tayo lang. Yung hindi ba organisado? Yun bang hindi mo makikita na ay andiyan pala ang gobyerno. Ay andiyan pala ang ating mga LGU, no? So dito sa amin, para kami mabuhay, ano lang, tanim lang kami ng tanim. Di naman wala namang kasiguraduhan na kikita, but din wala kaming choice, just to feed our families, no, para makakain kami, para makaahon din, no? So yun ang hindi ko nakita when it comes to decision making. Parang I don't know, no? Parang walang participation ng mga small farmers. But basically in the batas, no, makikita natin na ini-encourage tayong mga small farmers lahat, no, to participate
sa planning, sa pag-o-organize, pag-ma-manage, at pag-i-implementar ng mga programs. No? So, again, this is a big challenge for us small farmers na sana naman mabigyan tayo ng diin, mabigyan tayo ng pansin ng ating gobyerno. Ang dami talagang issues, ang dami talagang ano, problema, ang dami talagang nangyari sa dito sa atin. No? Dami, may ano pa, yung exploitation ng mga, para sa akin, exploitation yan. Exploitation ng mga buyers. Wala kaming bargaining power sa mga negosyante. Talagang hirap, no? Mahirap. No? So, pwera na lang sa mga lugar na mayroon talagang support sa LGU, no? Na mayroon talaga silang presyuhan na yun talaga ang presyo. So, unlike dito sa amin, no? Honestly, mahirap talagang mag-organize, no? Pero pag may batas tayo na ganyan talaga, so dapat ganun ang presyuhan. So siguro para sa amin mas safe kami, hindi na kami ma-exploit ng mga negosyante na bibilihin lang ng napakamura yung mga outputs namin, no? So yun talaga, yun bang universal na, yun bang national na law na dapat ganito yon, pagpresyuhan dapat ganito yon, no? Hindi yon sa yung mga negosyante lang ang magbigay ng presyo, no? Ang hirap talaga, no? So next we have here Farmers Organization, chapter 2 of the Magna Carta of Small Farmers state that the farmers have the right to form themselves into organization and be represented in government agencies board. No? So, yun nga, meron tayong organization dito sa yung sa amin, Montpelier Farmers Association. Pero hirap talaga. No? So, as an organized group, the small farmers will be able to purchase inputs at lower cost. No? So, obtain fair prices for their products and be entitled to government subsidies and farm inputs. No? So makikita natin dito sa farmers organization, no? So ang tindi, no? Ang gaganda. But then what really happening in the field? Ano ba talaga ang nangyayari dito sa tunay na setting, no? Yun nga eh, wala tayong implementasyon. Dami nating mga laws, pero ang issue is yung pag-i-implement. Again, I'm calling in behalf of the small farmers, no? To all small farmers out there, samahan niyo ako, magtulungan tayo na ipaabot sa ating mga mahal na mga kongresista at senador na sana maparating sa atin ang lahat ng mga anong dapat, no? Dapat natin na matanggap. No, kung makikita natin dito sa farmers organization, no? So dapat represented tayo in the government agencies board. No, dapat may tayong mga small farmers makabili ng mga inputs na at lower cost, no, na medyo mas may kababaan ang presyo. Dapat magkaroon tayo ng fair prices, no, para sa ating mga produkto and be entitled to government subsidies and farm inputs, no. So kung meron mang mga subsidies ang ipinamimigay ng ating gobyerno like sa DA, ano naman yun bang mahirap talaga kasi it needs siguro million na pondo, no? But then kung
ma-implementar lang natin yan ng mabuti, ng maayos, wala namang imposible. No? Kayang-kaya naman. No? So, further, they can be represented in boards of government agencies such as but not limited to the PCA or the Philippine Coconut Authority, the NFA or the National Food Authority, the Philippine Crop Insurance Corporation or the PCIC, and the National Irrigation Administration or the NIA. No? So, pwede tayo magre-representar doon. No? So, in our case, dito sa Bukid, dito sa amin sa Argao, nasa Upland kasi kami, ang issue talaga namin, pinaka-big issue namin dito is wala kaming irrigation. No? Wala kaming patubigan. Rain feed lang kami. Yun nga, makikita nyo sa mga post ko, sa mga video ko, yung mukha ko pag nag-ulan. Ang saya-saya namin pag may ulan. No? Kung walang ulan, ang hirap talaga. No? So, I know, malaking pera ng pwede magasto sa irrigation. No? Pero again, pasalamat naman kami sa NEA na meron din naman kaming patubig yung para sa mga household, no? Pero hindi yan sapat para sa mga taniman namin, no? Then we have here empowerment of small farmers, no? So dito the farmers' rights and obligations are also specified in RA 7607 in order to guide their endeavors, no? So ang mga sumusunod ay yung mga rights natin ng mga small farmers. Ano ba ang mga rights natin? No? So, number one, support to the price program. Yun nga ang problema eh. No, dito sa vegetables. Siguro sa corn at saka sa rice, posible, no? Merong ganon. But then, dito sa vegetables, parang walang presyuhan dito, no? Yung ang nangyari dito is ang carbon lang na dito sa Cebu, ang carbon lang ng mga negosyante, sila lang ang may alam kung ano ang presyuhan. No, kung makikita natin, pag doon ka babagsak sa carbon, iba ang presyo, napakamura, no? Compared sa presyuhan doon sa mga munisipyo, no? Eh kasi doon nagtambakan, doon nagbagsakan sa carbon. So pag maraming bagsakan doon, talagang bababa talaga ang presyo. Na sa katunayan naman, kung pupunta ka doon sa mga merkado, makikita mo yung presyuhan, ang laki ng diferensya. So siguro isasuggest ko, no? In behalf sa mga small farmers, dapat siguro same sa mais at saka sa humay, meron din tayong yung standardized na presyuhan. No, so I know hindi madali kasi alam naman natin na supply and demand 'yan, no? Pero 'yun bang presyo na maski mababa siya, buhay pa rin yung mga farmers, no? Hindi naman sa gusto natin na ganon. Ang sa amin lang is yung presyuhan, sana naman makita ng karamihan kung magkano ba ang ginagastos, no? Ilang buwan ba yan inaalagaan? At then, yun bang fair lang para sa aming mga small farmers? Hindi naman namin kailangan na maging mayaman dito sa farm namin. Ang ina-after lang namin is yung yun bang mabuhay kami, meron kami makakain sa araw-araw, yun lang. Hindi naman namin na ini-expect na maging mayaman kami dito sa farm, no? Ang hirap ng buhay dito. But then sana naman, no, mabigyan tayo ng diin, magbigyan tayo ng pansin ng ating gobyerno na sana naman tulungan nyo kami mga small farmers,
no? So yan, support to the price program. Number 2, ensure market, no? So meron ba tayong mga market, meron ba tayong mapagbibintahan ng ating mga produkto? So meron bang ginagawa ang ating gobyerno sa pag-market ng mga outputs natin, sa pag-market ng mga ani natin, no? Ang hirap kasi dito sa amin wala. Ano lang, kanya-kanyahan. No, ikaw na bahala, basta mabuhay ka lang, basta makahalin ka lang, makabinta ka lang. 'Yun ang dito sa amin eh. Wala tayong intervention sa ating gobyerno na kung ganito ang mangyari, oh sige, lahat ng mga bumibili dapat dadaan dito. 'Yun bang centralized na? Yun bang yung kaming mga farmers, hindi na kami mamomroblema sa pagbenta ng aming ani. Yun sa akin nga last week, no? Kasi considering sa presyuhan ng talong, grabe, ang baba talaga. No, yung medium at saka reject parang ipinamimigay mo na. So ginawa ko, instead na ibibenta ko sa mga negosyante, ipinamimigay ko na lang. Bakit? Eh kasi para sa akin makakwarta, 'yun bang magkakaginansya eh doon lang sa mga negosyante, no? Pero iisipin mo, ilang buwan namin inaalagaan 'yon, yung mga labor cost namin, yung mga medisina namin, yung mga abono namin. Hindi nagmura, nagmahal pa. Pero anong nangyari? No? Mahirap eh. Siguro doon na siguro magiging helpful, no? Yung siguro may subsidiya sa gobyerno, no? So siguro yun na yung mga gagawin ng ating mga congressmen at saka yung mga senador, no? Alam ko magagaling, napakagaling nyo, but then yun nga, tulungan nyo kaming mga small farmers, please, no? So aside from mayroon ba tayong market, no? So dapat covered tayo with social security, no? So avail of credit system at minimal interest rates and minimum collateral requirements. No, so yun nga ang problema ay mahirap mag-utang, mahirap magka-utang. Mahirap talagang mangutang pag small farmers ka. Like in my case, yung mga lupa na pinagtamnan ko, hindi sa akin. No, sa mga pinsan ko lang, no, pinaghiram nila para may mapagtamnan ako, no? So wala, pag sabing ano, may title ka ba? May deklarasyon ka ba ng lupa? No? Wala. E paano? Paano tayo makahiram? Wala naman magpahiram kasi hindi naman sa akin ang lupa na tinatamnan ko. Ito, makita nyo, no? Dito ako sa farm ngayon. Yan, talungan, maisan. Hindi sa akin lahat yan. No? So, blessed lang tayo na may mga pinsan tayo na nagpahiram ng lupa nila. No, so again, I am very thankful sa kanila every day. No, dahil dito nakakain yung pamilya ko. Honestly, ang hirap. Pero kakayanin namin dito. No, so ayan, napaluha tuloy ako. Di. Talagang sensitive lang ako. Bitaw? No, so yun nga eh. Yun ang issue namin dito.
Pero sige lang, in God's time, no? So in God's time, sana naman ay yun nga, nananawagan ako sa mga politiko natin na sana naman bigyan niyo ng pansin ang buhay namin ng mga small farmers. I know hindi lang ako, marami kami, napakarami namin ng mga small farmers. Mahirap, mahirap talaga. Napakahirap, no? Pero I know darating ang panahon, no, na marinig din ninyo ang na makita din ninyo ang ano ba talaga ang nangyayari? Ano ba talaga ang kalagayan ng mga small farmers, no? Again, ganito 'yon. Putol-putulin ko yung mga discussions ko. Honestly, ano lang talaga, na-feel ko talaga yung nararamdaman ko talaga yung ano ba talaga ang nangyari sa buhay natin ng mga small farmers. Ang hirap talaga. No, so for now, 'yun lang muna. Then mag-a-update din ako ng ano pang pwede natin, no? Ma-share doon sa mga kababayan natin na mga small farmers at saka para naman sa mga politiko natin, no, para sa mga congressmen at senador na tagapagawa ng ating mga batas, sana naman bigyan niyo ng diin, bigyan niyo naman ng kahit konting pansin ang kalagayan namin ng mga small farmers, no? So again, pag walang mga small farmers, wala tayong makakain. Wala kayong makakain, no? Napakahirap, no? So yun lang. Maraming salamat. Ito pa rin si Chupil the Farmer, ang anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo, suhito, ugmay, kahibalo. Apan, ay saba kay manoon pa ko. Daghang salamat ug mayong buntag. God bless.